So sa part 2, uumpisahan natin kung anong size ba ng Japanji yung trip mong bilhin. Kung gusto mong medyo challenging, syempre, ayan o, yung maliit na yan, Lodi. Medyo mahirap kasi hahanap ka pa ng maliit na pagkain, pero pwede mo naman silang lapagan na lang sa ilalim ng mga deads na. Kalimitan naman sa sling scavenger talaga, pero kung gusto mo nang nahahand feed, pwede na yung ganito kalaki, Lodi. Di na sila ganun kabilis ma-stress unlike sa slings. Pero kung medyo tamad ka, ganito na bibilin mo. Kaso, maintaining ka na lang dito, Lodi. Wala ka na makikitang molt. Tapos baka hawakan mo na lang din to ng hawakan. Unless gusto mo mag-breed, diba? Hanapan muna ng pair. Sa pagkain naman nila, Lodi, pinaka the best ko na pakain ito, mga lats. Meron din yan dun sa bayo natin. Pero kung tipid, kagaya nga nung sinabi ko nung last video natin, manghuli na lang kayo na tipaklong o tutubi. Pero syempre, yung kaya lang kainin ng gagamba natin, ha? Butter dish o yung tubigan nila, para sa akin, pinaka the best kasi talaga yung battle cup na may bulak, eh, kasi medyo tumatagal siya, eh. Tapos syempre, misting ito, papaambon ka sa loob ng enclosure, Lodi. Kuha ka lang ng pang spray na kahit ano. Tapos, ginagawa ko lang to tuwing pre-molt lang yung alaga natin. Since meron ka na rin namang water dish, so may tubig na sila. Tapos, hindi rin naman araw-araw na ulan sa wild. Para lang hindi mag-stock molt yung mga Japanji natin, lalo pag sobrang init. Dagdag moist kasi to sa paligid nila, eh. Kuwasan nyo na lang din tamaan yung mga Japanji nyo para hindi makalbo. So, yung pre-molt stage, pinakamatagal sa akin, 5 to 10 days. Kaya, pag nakita nyo yung times 3 na mas malaki yung chan ng alaga nyo sa ulo nila. Tapos, pag parang nag-fade na yung kulay nila, wag yun ang galawin, please lang. Pre-molt na yan, antayin nyo na lang, diba? So, yun lang mga Lodi. Sana may naitulong ako sa inyo. Bye-bye!